sa iyang bisyo, but wala gyapon siya na-satisfy. Ibutang niya naman sa sugal niya, pero wala gyapon siya na-satisfy. And then, may mga rumors about mga babae ni Manny Pacquiao like that, but wala gyapon siya satisfaction. Until such time that God revealed to him through his dreams, okay? Like Joseph, sa Bible, like Joseph. So, ano itabo kay Manny Pacquiao is, gin-give up yung tanan-tanan ang iyang vices. For how many years siya nag-abisyo? But he gave up everything para ma-follow atong dream na ginhatag sa iya sa Ginoo. And then, kita damo sa ato nag-apatigid, especially right now sa natabo sa Luzon area, na ga-call out na sila right now for the Lord. Because there is a real, really great awakening na itabo sa buong sa Luzon. Nga, every time that you are down, you are in failure, you are failing, may ara ka sa kalisod sa inyong life struggle, you call on the name of the Lord because ara dali sa aton mismo, as a human being, hindi lang kita puro sa body. Our body na may ara sa needs, like physical, kailangan ka mag-taon, mag-rest, that's the body. May ara as a human being, may ara pa may soul. Ang soul nato, yung muna siyang personality ni mo. Ang akong personality, lain sa mama ko, lain man kay Tita Dal, ang mga nakikita ay, lain-lain kita personality. And then that's make us a person, na ikaw, individual. Pag kita, may arat na sa spirit. Kasi, ma-feel ni mo, even right now sa imo nga self, if you commit something mistake sa imo nga life, di ba may ara ka konsensya nga naghambal sa imo nga na mali itong programo o masina. And that is God is talking to you. Okay? Damo, walang gapati na may Ginoo pagid. May ara pagid dito sa mga atheists na they said that kita lang daw mabuhi lang ta kung mapatay. But, and then, ang gapati kita, some of us believe, but least ang priority ta sa Ginoo. Gapati ta nga may Ginoo, but least ang priority ta sa Ginoo sa ating na life. Sa itabo sa life ni Manny Pacquiao, a changed life is the greatest testimony of who God is. May ara changes sa tao because nagpati siya ng may Ginoo and then he followed Jesus. Okay, introduction. Ang ara introduction ko is illustration that putting God in our own box. Damo-damo sa question that is really God exists, amo na. Na may aragid bala, may ginuugid bala. Ang amin siya ng mga questions natin, input pa lang sa isa ka box. Nga kung diin, dito pa lang siya maintindihan. Wala na ta nag-seek ang truth, but gistak pa na lang dito. Kung diin ta gusto maintindihan lang, there is God who is at work in our lives. Okay? It is in Isaiah 55:8-9. Can we all read it? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. And the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay? That's why, hindi na pag-ibutang sa atong box lang ang Ginoo. We will put Him higher right now sa atong life. This time lang, na kita. Kita lang din right now. Let's put God hindi sa atin na box na hindi na natin siya pwede maintindihan. But listen, we will gonna dig treasures. Na maybe this is your first time na ma-encountering verses na name. And really, I prayed sa inyo. Kagina lang ko binambala ni Mama to. Tina ko lang nina umbra. And I really prayed, God, what is your heartbeat for these people right now? And I do believe that after this, you will gonna grasp kung ano ang binaspeak ni Lord sa inyo through me. Okay? I will serve my purpose kung ano ang ginapaabot sa inyo sa Ginoo right now. Okay? Ginhampan na din that higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. We are struggling. Na-struggle kita na hindi ka maintindihan. Nga sometimes, ang gusto tayo hindi masunod. May ara din sa may ara sa kalisod, may ara sa tao nga hindi siya kauyon sa amusini. May ara sa struggles, okay? Okay, the truth about our struggles. Ephesians 6:12-13. And by the way, nga agi na-refer na siya sa Bible.
Okay? It's because Bible is a breath of God. Ang mga tao na nagsulat sa Bible na name is inspired by God na nagsulat. And then this is where we can meet each other. May Katoliko sa ato, may ara kami, kami evangelical. Nainain kita religion, but we can just meet in one page, a book of life. So it's really neat. Nadiin lang ta, mga magintindihanay. Okay, so this time we will gonna, wala man ta sa Bible right now, but this is sa Ephesians, makita na siya. Okay, truth about our struggles. Ephesians 6:12-13. For a struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, okay? It's very clear, dire nga ang struggle ta, hindi gali sa tao nga naugutan nimo or sa tao nga may unforgiving heart ka pa sa tao na. Okay? Meaning, ang atong galing nga struggle, the spirit that is dwelling in that person. Okay? Not against flesh. Ano ang mga flesh? It means here is fleshly desires, worldly desires natin. Amo na siya ang struggle kita. Nga ay, hindi ka baka hindi mo din ma-enjoy ang life na ginhatag sa imo sa Ginoo because you are much more nakakonsentrate ka dito sa world. What the world is saying to you. Hindi na ano ang ara sa Bible. So we will unveil it right now, okay? So, blood. The struggle is not against flesh or blood. Ang blood is our family. Ang bloodline natin. Okay? Ang identity natin as a tao, dili sa kalibutan, nabilong siya sa aton pamilya. Nga ang naging magan ako kay because gina-carry ko ang apelido sa papa ko. So ikaw mismo, ang imo identity nga pagkatao mo, nabilong kung ano ka klase ng pamilya nga ara ka. Okay? Magets niyo? Okay, praise God. Okay. So sometimes kita nga tao may ara ta hurt, may ara ta sang masakit, it's because ang papa mama mo dumiara sila sang klase, okay? So, ang imong identity, dito mo gi-focus kung ano ang imong family. Ang pamilya ko, do imo sila. Ang pamilya ko, do wala time sa akon, ang musili. So, ikaw ang nag-aobra sa imong problem. Okay? Therefore, put on the full armor of God. So, what is the full armor of God? It's only, makita lang na siya kung ano ang ara sa Bible. Our identity is in Christ. Ara siya sa Psalms 139, wala ko nasulat nila. But our identity is in Christ. Because in Genesis 1:27,